Hi guys, good morning. Ayan. So, magkape tayo. Kape-kape tayo guys. Ayan. So, kape tayo. Meron tayong breakfast. Ayan. Ito yung breakfast ng dito sa hotel. So, ayan guys. Mamaya guys, isi-share ko sa inyo yung aking karanasan, aking journey sa aking travel pandemic guys. So mamaya guys, after ng breakfast ko guys, ako po ay mag-share kung ano ang aking mga karanasan sa aking travel sa panahon ng pandemic guys. So and guys, see you mamaya guys. Bye-bye. Hi guys. Ayan. Ngayon po ay i-share ko yung aking experience sa aking journey, ayan, sa aking travel pandemic guys. So ito po yung experience ko nung pabalik na ako dito ng Hong Kong. So yung una ko pong ginawa, bali 20 ano lang po ako sa Pinas, 22 days lang po ako sa Pinas. Tapos nag-quarantine ako sa hotel ng 2 nights and 3 days ako. Then after nung naka-ano na ako ng bahay. So wala na akong quarantine parang. Kasi Manila lang po ako, so wala na akong quarantine. Pero parang yung quarantine ay sa Manila. So tapos yung proseso po ng pabalik dito sa Hong Kong. Unang-una po mag-aano po 72 hours before ng flight. Kailangan meron ka ng swab result. Tapos pagdating sa airport, dapat po yung mga papers po, yung OAC, yung swab result, tapos yung hotel. Sana po hindi pa pala guys, meron pa. Yung mga uuwi po, mga uuwi ng Pinas, dapat pa pala magpe-prepare na kayo, magda-download na po kayo ng ACF Red Cross, kasi importante yun. So hindi kayo although dito naman pwede naman kayo pumasok dito sa Pilipinas, sa Hong Kong, sa airport, hindi naman nila tinitingnan yun. Sa Pinas kasi kailangan natin ng Red Cross, kailangan po mag-register po kayo kasi sabi ko na tayo dito para tsaka yung Pinasis para po natin natin sa Pinas na hasil lang na dalagdagan natin ng kailangan ito prepare na natin natin. Tsaka yung ano ba yung isa? Yun. So, kailangan po yun. Nakaano po siya. Kailangan siya naka-xerox lahat. At kailangan lahat natin ipiprint yun. So, para pagdating sa airport, wala na pong hassle. Kasi, yan po yung gagawin doon. Kukunin lahat ang mga print. Kasi, kung doon ka magpapaprint pa sa airport, may ma-hassle talaga. Kasi, pupunta ka doon sa opisina ng free nga yung print, pero mahirap ka sa internet. Meron kang kailangan sa Gmail nila. So, di ba mahirap yung internet. So, kailangan, nakaano na siya. Kailangan print na siya lahat para tumutulog. And then, tapos yung meron pong refund yung sa OAC natin. Meron pong refund. So, ako kasi meron sana akong refund. Kaso lang, ang dami nilang kinala. So, kailangan pa magpa-service ng kontrata. Kailangan pa magpa-service ng hirap ako pag magpila, tapos pagdating ng oras pala, wala pala. So, hindi na ako nag-anlagay ng oras para kunin yung return. So, pinabayaan ko na lang kasi magagod na ako sa oras. So, tapos, pagdating nun po sa airport, meron po kayong parang QR code. QR code na kailangan maano mo yun muna sa Pinas, kasi pagdating dito sa airport, kailangan meron ka nun. Kasi pag wala ka, so gagawa ka na naman ng panibago. So, hassle pa rin yun. So, kailangan meron ka na doon. Ayan, kompleto na guys. Tapos, pagdating po dito sa airport pa lang po, magkano pa na kagad, marami kang mga proseso na mga tatatong na pupuntahan, yung mga parang table by table, madami siya bago kung paano. Basta madami proseso. Tapos, yung pinaka-last one guys, so yung lalagyan lang ito, ito yung electronic wristband guys. Ito siya. So, tapos,
example. So, yung iba daw masakit, pero yung sa akin, sa awa ng Diyos, yung kamay nung nag-ano sa akin, nag-undergo sa akin, nagkuha ng sample, magaan yung kamay niya. So mabilis lang. Tapos after nung ano, nung kuha ka na ng sample, meron doon na lahat doon may mga parang may mga number doon, kasi meron kang ano eh, meron kang parang meron silang ibibigay na parang ID or ano na kailangan, yun yung susundan mo, kung ano yung binigay sa yung upuan, kung saan ka doon ka. May mga upuan naman doon, meron naman siya mga parang mga upuan, social distancing at hindi naman to talaga to talimit namin tao sa airport. So ayun guys, tapos after mag-antay ka ng mga 2 hours bago mag-upay yung result ng sumunod test. So pag nakuha na yung result, pumunta na yung medical doon, kapag ka sa upuan mo, tapos ipigay na sa'yo yung result. Shuttle ng mga bus na papuntang hotel. So, kasi po, ibig sabihin po, pag nakalabas ka po ng airport, ibig sabihin po is negative ka po. So, kasi hindi ka nila palalabasin pag positive. So, ganun. Tapos, ayun. So, ayun, nakarating na nga dito. Nakadarating na ako dito sa hotel. Ayun, so, okay naman. Kaso lang yung 14 days talaga na dito mo sa hotel is yung free. Ayun, food nila is ano lang talaga. Lunch tsaka dinner. Kasi meron sila dito nakalagay na parang butter cake na isang box, tapos parang 14 piraso na kapodels, tapos may parang siguro 7 piraso salad lang hanggang ano mo yung 14 days. After ng 14 days guys, ayan, meron silang free sa'yo na pa-breakfast na ginagawa. Basta ano, iba-ibang party. Basta pag yung after ng 14 days mo, yung 21 days mo na, free na yung breakfast na yung guys. So ako nang invest na namin na sobrang ano, sobra silang napaka-stricto guys, kasi isipin mo pagpasok mo pa lang dito sa ano, sa Hong Kong, dalawang ano na yon, dalawang resort, dalawang swab na yon mula Pinas hanggang dito, pagpasok mo pa lang yun, tapos another 2 times na naman dito sa hotel. So ayun lang guys, yun, napakahirap guys. So ganun talaga ang ating ang buhay ng ating mga OFW. So ako naman kasi exit visa kasi ako, alam mo ako na December 19, and so, January 12,
Club all the time. So ako talaga, number one talaga ako doon na sobrang nag-aano talaga ako sa Panginoon na talagang may Panginoon tayo na nandyan at nag-guide at nag-support sa ating lahat tayo sa atin. So yun lang po guys ang aking mai-share sa aming travel pandemic guys. May nang doorbell na, yan na yung aking lunch. So ayan guys, maraming salamat guys. So ayan lang guys, ayan lang po yung aking mai-share guys. So maraming salamat guys. Maraming salamat.